Ash, kamusta po kayo? Welcome back po sa aking channel. In today's video, samahan niyo ako dahil bubuksan ko na po, i-unbox ko na tong mga halamang in-order ko kay AE Plantita at isa po dito ay pinakamahal na halaman ko sa ngayon. Grabe, sobrang init po ngayon. Namiss ko tuloy yung klima sa Baguio kasi mga ganitong oras sobrang lamig na doon. Minsan nandun lang kami sa kwarto, sama-sama, internet. Anyway, itong unang halaman na open ko, actually nasa Baguio ako nito nung, nasa Baguio ba ako ngayon? Nung in-order ko yata to, or nandito. I'm not sure, nakalimutan ko na po eh. Pero ito yung nauna kong in-order. Mura na kasi ngayon yung mga halaman. Ang daming nagmura, yung mga mahal noon. Pero mura na ngayon. Ayan. Ano ba to? Ay, ito yung Branchianum. Ayan. 3 leaves. Ito ay nabili ko ng 150. Kasi yung Branchianum ko namatay. May fertilizer akong nilagay. Hindi yata niya gusto, so namatay. So, saka ko na lang siguro po i-share ko na yung fertilizer na yon para at least aware din kayo. Anyway, ito, I think nasa 1,000 before to, 900, yung mga ganito kalagong mga lang. Pero ngayon, ito 150 na lang, di ba? So, ayan. Then, yung next na halaman naman po ay ito. Ito yung late. Actually, ito yung May 9 ko yesterday, June 10. Habang, June 10 ba yun? Yes, June 10. Nung umaga, nag-ano kasi, nag-send sila ng link na may live sila. Buti na lang, nagising na rin ako noon. So, nakita ko to. Sabi kasi, gusto ko kasi magdagdag. Actually, ito na yung nauna. After nito, ito yung sumunod na na-purchase ko. Ito yung last. Na mine ko. Kasi yung, meron akong ganito. Kaya lang, hindi sobrang lago. Wait lang para makita nyo. Ito yung, ayan, yung milk. Ayan. Milk confetti. Ayan, may pangalan ko pa. Ayan. Di ba lago na? Ang ganyan. Kasi meron ako nito, na-bid ko before kung kasama po kayo or member kayo ng Rare Plants Bidding Philippines. Meron ako na-bid na gito, 650. Kaya lang, ang liit. Tapos, ang tagal lumago kasi akala ko pag mga syngonium, lahat po pare-pareho ang ano niya, yung growth niya. Kasi fast grower yung mga syngonium. Pero yung pagdating pala sa milk confetti ko, ang tagal na, ilang, kahit anong fertilizer yata, ayaw. So, ang ginawa ko na lang, bumalik ako dun sa hugas bigas. Yun muna yung nilalagay ko ngayon. So, ayan. Pwede mo na rin siya siguro, may aerial roots na rin. At ang kapal na, malalaki yung dahon niya. So, nahihilig din kasi ako ngayon sa mga pink na mga halaman. So, now, ito na. Ito yung pinakahihintay ko. Ito yung sa pinakamahal. Sige, habang ako yung nagdadadaldal dito, kwentuhan ko na kayo. Actually, hindi ako bumili nito. Ang bumili po nito, bigay lang po talaga sa akin yung pinambili nito. Si Sis Rose Buds sa Savona. At may YouTube channel din po pala siya. Yung Succulent Arrangement. Kung mahilig po kayo sa mga succulent at hindi nyo alam kung paano nyo i-arrange, watch nyo po yung video niya at mag-subscribe na rin po kayo. Ayan. Natutuwa ako nung sinabi yung gusto niya akong bigyan ng halaman. Actually, noon pa, pinapahanap niya ako ng seller kung saan ba mas magandang mag-order ng halaman. Ang naisip ko naman noon, that time, wala akong ma-recommend sa kanya kasi I thought, yung shipping, akala ko ipapadala or papaship sa Australia kasi si Miss or si Sis Rosebud po ay nakabase sa Sydney, Australia. So, sabi ko, wala akong ma-recommend sa kanya. Hindi ko naman pala alam. Kaya pala nga tinatanong kung saan ako pwedeng umorder ng mga rare plants, yung mga yan, yung mga premium labs, ay para po pala sa akin. Kaya, nung sinabi niyang
nakita niya to kay AE Plantita before na nag-order nga po si Miss Ken Ken noon. Hi, Ken Ken Dalara. How are you? Ayan. Na may budget. Ayun, sabi niya, order ka kasi alam ko yun yung isa sa wish list mo, yung itong halaman na ito, sabi niya. Ayan. Kaya, yun, thank you talaga. Ang dami kong hinanapan ng mga ganito eh. Wala na nga lang yung budget na hinahanap po. Medyo pricey po ito. Tapos sabi naman ni Miss Rosebud, sabi niya sa akin, okay na sa akin yun, basta happy ka. Sabi, makita mo na magkaroon ka kasi alam kong gustong-gusto mo yun. Sabi niya, kaya, ayun, wow. O yan, may mga ano pa. Wait lang. At maganda, nakapat na rin siya, so hindi ko na kailangan i-repat. Naghahanap din po talaga ako ng budget meal nito, kaya lang cannot afford ko po talaga. Oh, ang ganda. Ito pong halamang ina-unbox ko ay na-feature ko before sa mga plants na with stable variegation. Kung gusto niyo po malaman kung ano yung mga halaman na with stable variegation, ay panoorin niyo po yung video na yon. Ayan, pawis na pawis ako. Grabe. Ayan. Wait, nakadikit pa pala. Ito na. Ito na. Ayan. Thai Constellation. Kasi isa po talaga to sa stable variegation na hindi ako mag-worry na mag-re-rebirth. Kaya ito yung isa sa halaman na gustong-gusto kong magkaroon ako. At thank you, Miss Rosebud po talaga. Ah, nabili ko pala to kay AE Plantita for 6,000 pesos. At maganda kasi meron na rin, ano ba, ayan, buntis, ah, buntis. Meron na rin siyang pasuloy naman. So, magkana yun? 1, 2, 3, 4 leaves. At maganda yung kanyang dahon, no? Yan, meron lang mga konting issue lang naman. Pero, wow, wala, nakakatuwa. Diba, at least, nabawasan na yung mga halaman sa wishlist ko. Thank you. At syempre, ano yan, nakalimutan ko na sasabihin ko. At ako, ayun na pala kukwento ko sa inyo. Coincident din po na pareho po pala kami ng school na pinanggalingan, yung high school. Kasi siya, graduate po siya sa Meycauayan Institute Batch 1980. Ako naman po, Meycauayan College. Pero same school lang din po yun, nag-iba lang po ng pangalan. Meycauayan College na po ako. Yung name ng school po nung ako'y graduate naman yung nag-aral po doon, batch 1999 naman po ako doon. So, ayan. At syempre, papakita ko na rin pala sa inyo yung mga ibang halaman ko kung ano na itsura after nung vacation namin. At before ko makalimutan din, baka may nagtatanong sa inyo, ah, ito po palang milk confetti. Nabili ko po to ng 1,000 pesos. At thank you sa aking mother-in-law pala. Nakalimutan ko sabihin. Ayun, pawis sa pawis. Ayan, yung binigyan niya ako ng money before we left Baguio. Ayan, ito yung pinabili ko na lang po ng halaman. Regalo ko na rin po kasi ito sa birthday ko. At advance birthday gift. Ayan. At ito rin, thank you sa advance gift, Miss Rosebud. Napakaaga. Kaya sa next Sunday pa yung aking birthday, eh, ayan, meron na akong i-display at talagang aalagaan ko po talaga to. Thank you, thank you, thank you so much. So, kamusta naman yung mga halaman ko after bakasyon? Ito na sila. Meron dito namatay kasi yung mabait naming aso, ayan, sinira niya yung topiary ng aking million of hearts. Pati yung million of hearts ko na malago na. Wala, hindi na kinaya dahil piniktas-piktas daw, sabi nung kasama namin. So, ito yung aking egg yolk. Egg yolk ba ang tawag dyan? Hindi ko alam kung egg yolk or I forgot na yung name niya. May isa pa siyang name eh. Yung subastatum. Ito, kinalbo ko. Bago kami umalis, inalisan ko ng tatlong dahon to kasi tuluyan na nagre-rebirth. So, ayan, nag-produce naman siya ng bagong dahon. Ayan, after ko putulin.
At itong Paraiso Birdie, ayan, patuloy pa rin yung paglago niya. Medyo dumidilim na kasi kaya umamit na ako ng ilaw. So, yun, ito, may ginamit nga fertilizer katulad sinabi ko po kanina. Ang ganda-ganda, tingnan yung nangyari. So, gawa ko ng video kung ano nga yun, kung paano rin dapat gamitin. Kasi siguro may mali din ako. Ito naman, yan yun. Ito, lagu-lagu din ito. Tingnan yung nangyari. So, kaya hindi na ako maglalagay ng fertilizer na yun eh. Tapos, ito, ewan ko ito yung nabili ko sa Davao. Hanggang ngayon, hindi pa rin tumubo. Ano to eh? Ano ba to? Resilient fern. Ewan ko, ba't hindi na siya tumubo? Sabi nila, pag fern, madali lang naman tumubo yan. Pero, ewan ko, binalutan ko na yan, lahat. Tapos, ito pala, dito nakalagay yung aking million of hours na topiary na naka-heart. Wala na, ayan na siya. Tapos, yung ibang orchids. Ito, ayan, yung ginatkat ng aso pa rin. Hindi ko makat kasi may patubo eh. Baka kasi hindi na tumuloy yung bagong suloy niya. Tapos ito naman, ayan, kinat ko din. Kasi hindi maganda yung dahon. Tapos ayan, tuwang-tuwa ako. Yung fertilizer naman na ginamit ko dun sa mga namatay kong halaman na iba. Ganda naman ang effect dito naman sa aking variegated CC. Ayan o, talagang ganda. Lumabas naman yung variegation niya. May mga full moon. Di ba ang ganda? O, tingnan nyo. Ayan. Tapos dito, yan yung mga, ito yung melanoni, yung five fingers, ito yung naman yung pinapropagate kong CC plant. Ayan, at ito yung natira. Inistop ko na talaga. Ayan, buti na lang, hindi siya natuloy mamatay. Ayan na. Itong alocasia tigreen ako. Taas nga na, grabe. Tapos, ano na rin siya. Ayan, may pasuloy na rin. Tapos ito, may nabili akong fern sa silang. Umuta ko lang magkano to. I think less, basta 100 siguro. Ayan, unti-unti na siyang tumutubo. Ayan o. Para kasi ito yata yung nakita ko sa Alids and Aroids. Tapos naghanap ako ng kapal. Hindi ko alam kung ito talaga yun. Basta binili ko lang. So ayan, malago naman na. Medyo kalat-kalat yung aking mga halaman nga ha. Pasensya na po. Kasi hindi pa dito masyadong tapos kung papapasa yun. Ayan pa may mga gamit dahil hindi pa tapos yung construction dito. So ito naman yung aking magnificum. Ayan, bagong dahon to. Ayan, tapos may pasuli pa siya. Ito, sad to say, yan yung dami kong nalagas na halos mamatay sila. Buti, sana pala bago ako malis, hindi na ako nag-apply ng fertilizer na yon. So, ayan, okay naman to. Buti na lang. Pero ito, muntik na rin mamatay. Naagapan ko. Pagdating ko, diniligan ko agad ng tubig. Tapos yung mga propagation ko. Magulo pa po dito ah. Kaya pasensya na. Susunod, punta naman ako sa Venezuela dahil nandun naman yung ibang mga halaman kung mas kailangan kong ipropagate. Ang dami na kasi sobrang lago na po. Iba kasi talaga yung hangin dun eh. Mas mag-enjoy sila kung pwede dito. Sobrang init. Huwag po ako magpaalam. Pakita ko lang po itong tycoons ko kung gaano kaganda yung fenestration niya. Ayan. Nilagay ko muna po dito sa loob kasi baka ngat-ngatin ng aso. Sayang naman kung masisira lang yung ganda ng dahon niya. At bukas ko na rin to, didiligan. I hope you like this video mga besh. At sana nag-enjoy din kayo. Thank you for watching. Bye! And stay safe.